Magandang buhay mga bata, tayo ay narito sa ating unang aralin para sa araling panlipunan. At para sa bagong matatag curriculum, tayo ay magkakaroon lamang ng munting pagbabago. Hindi nyo na siguro yun mararamdaman, ano? Pero kumbaga, kayo ang unang makakaranas ng ating bagong matatag curriculum. At para sa ating unang aralin sa araling panlipunan, ang ating tatalakayin ay tungkol sa geografiya ng Pilipinas, ang paggamit ng mapa at globo. So ano bang pagkakaiba ng mapa at globo? No, pag sinabi nating mapa, ito yung palapad na representasyon, no, ng ating daigdig. Samantalang pag globo, ito naman yung pabilog o yung nakikita nating globe, no, na kung saan umiikot, no, at makikita natin yung tiyak din na lokasyon ng mga bansa, no? Gayon din naman sa mapa, pero pag mapa, parang palapad lang siya, hindi ba? Okay, so simulan na natin ang ating pagtalakay para mas lalo niyong maunawaan, no, yung paggamit ng mapa at globo. Yan, para sa araling ito, so inaasahan na matutukoy mo ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasyon. Okay, so bago tayo magsimula, tukuyin ang sagot na binabanggit sa bawat bilang. Hanapin ito mula sa mga salitang nasa loob ng ulap. Gawin ito sa sagot ng papel sa loob ng 10 minuto. Narito yung mga pagpipilian mo, no, na nasa loob ng ulap. Ayan. So, mayroon tayong pagpipilian. Timog. Timog Silangang Asya. Hilaga. Hilagang Kanluran. Karagatang Pasipiko. Relatibong lokasyon. Bashi Channel. Dagat Kanlurang Pilipinas. Pintuan ng Asya at Vietnam. So, maaari mo itong sipiin sa iyong kwaderno o sa iyong papel. Nang sa gayon ay habang sinasagutan mo yung mga sumusunod nating mga slides, ay makapili ka ng wastong sagot, no, na inyong chechikan o iwawasto kasama ng iyong guro pagkatapos mong magsagot. Para sa unang tanong, sa rehiyong patlang matatagpuan ang bansang Pilipinas. Para sa bilang dalawa, nasa gawing patlang ng Pilipinas ang mga bansang Taiwan at Japan. Bilang tatlo, patlang ang bahaging tubig na nasa kanluran ng Pilipinas. Para sa bilang apat, kung pagbabatayan ang pangalawang direksyon, ang mga isla ng Paracel ay matatagpuan sa patlang ng bansa. Bilang lima, kung ang bansang China o China ay nasa hilaga ng Pilipinas, patlang naman ang bahaging tubig na ito o tubig na matatagpuan sa direksyong ito. So ano raw ang bahaging tubig na matatagpuan, no? Sa direksyong ito. Bilang anim, ang Pilipinas ay tinatawag na patlang dahil sa kinalalagyan nito sa karagatang Pasipiko. Bilang pito, ang pinakamalaking bahaging tubig na nasa silangan ng Pilipinas ay patlang. So dito nagsisimulang mabuo yung mga bagyo, no, na tumatama at dumadaan sa ating bansa. So ito yung pinakamalaking bahagi ng tubig o anyong tubig na matatagpuan sa silangan lamang ng Pilipinas, kaya malimit tayong daanan ng mga bagyo. Bilang walo, patlang ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon gamit ang mga bansa at bahaging tubig na nakapaligid dito.
Bilang siyam, sapat lang na direksyon na ito ng Pilipinas, makikita ang dalawang malaking bahaging tubig na Dagat Sulu at Dagat Celebes. At bilang sampu, ang Patlang ay isa sa mga bansang nasa kanluran ng Pilipinas. Medyo nahirapan ka ba? Naging bago ba sa pandinig mo ang mga tanong na ito? So huwag kang mag-alala kasi sa pagdaloy ng ating aralin ay tiyak na mauunawaan at masasagot mo na ng tama ang mga tanong na ito. So maaring sagutan ito, no? O iwasto ito ng inyong guro, o maaari namang habang sa pagdaloy ng ating aralin ay tingnan mo kung wasto ba ang iyong sagot. At kung hindi naman, no, at nalaman mo na ito ang sagot, no, saka mo ito palitan. So huwag kayong mag-alala para sa gawain ito, maaari naman itong hindi i-record ng inyong guro. Okay, so para naman sa ating kasunod na katanungan, saan bahagi kaya ng mundo matatagpuan ng Pilipinas? May idea ka ba? May ideya ka ba kung saan kaya tayo banda nakalagay, no, o nakapuwesto sa mundo? Kasi kung titingnan natin yung mapa o yung globo, hindi ba napapalibutan tayo ng mga anyong tubig? At isa nga sa katangian ng ating bansa, tayo ay isla, no? Mga pulupulong isla tayo, mga tumpok-tumpok ng isla. Kaya naman, tayo ay napapalibutan ng mga anyong tubig. Kaya ang pagpunta natin mula sa isang probinsya patungo sa isa pang probinsya ay maaaring sa pamamagitan ng barko o maaring sa pamamagitan ng eroplano. At ano kaya ang mga nakapaligid sa Pilipinas kung pagbabatayan ang mga pangunahin at pangalawang direksyon? So ito yung ilan lamang sa ating mga sasagutin sa ating aralin. Bahagi ng mundo ang Pilipinas. Ito ay sigurado, no? Na tayo ay bahagi ng ating mundo. Kung pagmamasdang mabuti ang mapang pandaigdig o globo, mapapansin mong may mga bansa at bahaging tubig na nakapaligid, malapit o malayo man sa kinalalagyan nito. Diba kaya nga yung ilan sa mga kababayan natin, lagi lang silang pumupunta sa iba't ibang bansa, lalo na yung malapit lang sa ating paligid, hindi ba? Halimbawa, pupunta sila ng Disneyland kasi malapit lang sa Pilipinas ang Hong Kong. So, ito yung mga ilan sa mga bansa na malapit sa atin, ano? At malalaman pa natin kung ano-ano pa ang mga iyon sa mga susunod na slides. Ayan. So, ito yung halimbawa, no, ng mapa at makikita mo sa bahaging may bilog, narito ang ating bansa, ang Pilipinas. Yan, may bilog yan. At kumbaga, kung titingnan natin, no, akala natin ang laki-laki na ng ating bansa. Pero pag tiningnan natin sa mapa, parang ang liit-liit lang nito kumpara sa ibang mga bansa sa daigdig. Bahagi ng Asya na pinakamalaking kontinente sa buong daigdig, ang bansang Pilipinas. Ito ang ikalawang pinakamalaking kapuluang matatagpuan sa rehiyong Timog Silangang Asya sa gawing itaas ng Ecuador. Tinagurian ang Pilipinas bilang pintuan ng Asya dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi ng kontinente at lupalop ng Asya. Nasa pagitan ito ng 40-210 hilagang latitude at 1,270 silangang longitude. So ito yung tiyak, no? O yung ating tiyak na lokasyon sa globo o sa mapa. Maaaring matukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas batay sa mga nakapaligid na kalupaan at katubigan gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Ito ay ang relatibong lokasyon
o kaugnay na kinalalagyan ng bansa. So ano nga ba tong relatibong lokasyon na to, no? So ang relatibong lokasyon ay ang lokasyon ng isang lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar. Yan. So pwedeng sabihin na halimbawa, no? Ang Cavite, no? Ang relatibong lokasyon nito ay makalapit ng Laguna, kalapit ng Batangas, kalapit ng Quezon o kung saan man, no? Yung mga kalapit niya. O halimbawa naman, kung ikaw ay taga Imus, ang relatibong lokasyon ng Imus ay malapit sa Gentry, malapit sa Bacoor, malapit sa Dasmariñas, malapit sa Cavite. Ayan. So binibigyan natin yung lokasyon niya batay sa kinalalagyan nito, no? O yung mga kalapit nitong lugar. Mayroon tayong tinatawag na bisinal at insular. Pag sinabi nating bisinal, ito ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon gamit ang mga bansang nakapaligid dito. Yan. So halimbawa, pag sinabi natin bisinal na lokasyon ng Pilipinas, ang babanggitin natin dito ay yung mga bansang nakapaligid sa atin. Samantalang pag insular o maritima, ang tawag sa pagtukoy ng lokasyon sa pamamagitan ng pag-alam ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. Ayan. So, halimbawa, ang Pilipinas ay napapalibutan ng mga anyong tubig, no? Nasa paligid natin ang Pacific Ocean o yung karagatang Pasipiko, Celebes Sea, Sulu Sea, at ang West Philippine Sea. Ayan. So, ito yung mga insular na lokasyon natin, no? Napapalibutan tayo ng mga karagatang ito. So, kapag ang binanggit mo natin ay ang mga karagatang nakapalibot o mga anyong tubig, ang tinutukoy natin dito ay ang insular o maritimang lokasyon ng Pilipinas. Ngayon naman, suriin natin ang mapa ng Timog Silangang Asya o yung Southeast Asia kung saan kabilang ang bansang Pilipinas. So, ano nga ba yung mga bansa at anyong tubig na nakapaligid sa Pilipinas? So, tingnan natin. Okay, so makikita natin dito na sa hilaga ng Pilipinas ay nasa taas nito ang Taiwan, no? Bansang Taiwan at yung Bashi Channel na anyong tubig. Pag tiningnan naman natin ang kanang bahagi ng bansa, nandyan naman ang karagatang Pasipiko, no? At sa kabilang bahagi ay ang bansang Vietnam. Gayon din, sa baba nito ay ang Brunei. At nasa timog na bahagi o yung karagatan ay makikita natin ang Dagat Celebes at ang bansang Indonesia. Ayan. So, sa katabi ng Vietnam, nandyan yung Kumpol, no? Na kalupaan at mga bansang Cambodia, Thailand, Laos, Myanmar. So, ayan. So, ito yung, gayon din naman, no? Sa gilid naman ito, sa bandang kaliwa ay katabi ng Brunei ay ang Malaysia at ang Singapore. So, ito yung mga bansang bumubuo sa Timog Silangang Asya. So, upang madali nating maunawaan, no, tingnan natin ang talahanayan sa ibaba ng mga bansa at mga bahagi ng tubig na nakapaligid sa Pilipinas. Yan. So, ang mga pangunahing direksyon sa unang hanay, hilaga, timog, kanluran at silangan. So, sa hilagang bahagi, ang karating nating bansa ay ang Taiwan at bahagi ng tubig ay ang Bashi Channel. Sa timog naman, na ang karating bansa natin ay Indonesia at ang mga bahaging tubig ay Dagat Celebes at Dagat Sulu. Sa kanluran, matatagpuan natin ang ating karating na bansa na Vietnam. Gayon din ang bahaging tubig na West Philippine Sea o yung tinatawag nating Dagat Timog China, yung South China Sea. No, kaya siguro inaangkin ng China ang ating katubigan na yan dahil nakapangalan sa kanila. Kaya naman ginawa natin itong West Philippine Sea dahil ito ay sakop pa talaga ng ating bansa. At para naman sa direksyon ng silangan, wala tayong karating na bansa riyan pero nandyan sa ating gilid
ang pinakamalaking karagatan sa daigdig, yan ay ang karagatang Pasipiko. Ngayon, suriin ang graphic organizer sa ibaba anong mga bahaging tubig ang nakapalibot sa Pilipinas. Okay, so kung ating titingnan ang graphic organizer na ito, nasa gitna ang bansang Pilipinas at batay doon sa talahan na yan ay nariyan yung mga karagatan na nakapalibot sa atin. No? Sa Hilaga, ang Basi Channel, Kanluran ay ang ating West Philippine Sea o yung Dagat Kanlurang Pilipinas. Sa atin namang Silangan ay ang Karagatang Pasipiko at ang Dagat Pilipinas, Bandang Hilagang Silangan. At sa Timog naman ay makikita natin ang mga Dagat ng Sulu at Dagat ng Celebes. Ano namang mga bansa ang nakapalibot sa Pilipinas kung pagbabatayan ang mga pangunahing direksyon? At kung pagbabatayan naman ang pangalawang direksyon? So, tingnan natin. Okay, so ayan ang Pilipinas. Makikita natin sa gitna. Nasa ating hilaga ang Taiwan, Japan at China. Silangan naman ay ang Micronesia at Marianas. Bandang silangang Timog Silangan, no, ay ang Palau. Bandang timog natin ng Indonesia at Brunei. Timog kanluran ng Borneo at Malaysia. Nasa ating kanluran ng Thailand, Vietnam, Cambodia at Laos. At nasa ating hilagang kanluran ang Paracel Island. So, ayan. Bago mo simulan ang mga gawain, balikan mo muna ang mga compass rose sa ibaba. So, yung susunod na slide, alala mo pa ba kung ano ang gamit nito? Ito ay simbolo nagpapakita ng direksyon. Makikita mo dito ang mga pangunahin at pangalawang direksyon. Nabang narinig nyo ba yung binanggit ko kanina, mga Timog Silangan, Hilagang Kanluran? So, ito yung mga nasa compass rose para higit na mas maging madali at maging mas tiyak ang pagtukoy natin sa mga anyong tubig at bansa na nakapalibot sa Pilipinas. So, narito, no, sa itaas, makikita natin yung hilaga o yung H, Hilagang Silangan, HS, Silangan o S, Timog Silangan, TS, Timog, T, Timog Kanluran, TK, Kanluran, K, at Hilagang Kanluran, HK. So, mas magiging accurate at tiyak yung pagtukoy natin sa mga anyong tubig at mga bansa na nakapalibot sa ating bansa. So, ito yung inyong tatandaan. Okay, para sa inyong mga gawain, so may halos mga gawain na ito, ano? So, isulat sapat lang ang H kung nasa gawing hilaga, S kung sa silangan, T kung sa timog, K kung kanluran, HK kung sa hilagang kanluran, TK kung timog kanluran, at TS kung timog silangan ng Pilipinas, makikita ang item sa bawat bilang sa ibaba. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 5 minuto. Kung inyong sinipi yung ating talahan na yan kanina, so maari nyo yung maging gabay sa pagsagot. So, ito ay nakadepende sa inyong guro kung kayo ba ay papayagan na tumingin muli sa inyong mga notes. So, maari ninyong sipiin o kopyahin, no, yung ating mga halimbawa dito o yung mga item nang sa gayon eh, mas maayos nyong masasagutan. Okay, bilang isa, Dagat Celebes. Bilang dalawa, Vietnam. Pangatlo, Brunei. Pang-apat, Basi Channel. Pang-lima, Indonesia. Muli, sabi ko sa inyo, naroon ito sa talahan na yan na ipinakita ko kani-kanina lamang. Bilang anim, Palau. Bilang pito, Dagat Sulu. Walo, Taiwan. 9, Siam, Isla ng Paracel. At 10, West Philippine Sea.
Para naman sa susunod na gawain, dito suriing mabuti ang mga salita sa bawat hanay. Bilugan ang salitang naiiba sa hanay B gamit ang mga panandang salita sa hanay A. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 5 minuto. So muli, maaari nyo itong sipiin at maaari ninyong gawin pagkatapos, no? Maaring ipagawa ito sa inyo pagkatapos ng klase o habang kayo ay nagkaklase. Ayan, so ang pagbabatayan nyo ay ang hanay A. Ang mga halimbawa ay nasa hanay B, no? Piliin dyan sa hanay B kung ano yung hindi tugma, no? Batay sa tinutukoy sa hanay A. So muli, maaari ninyong i-pause ang video upang sipiin o kopyahin ang bahaging ito. Sumunod naman na gawain, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng ideya sa graphic organizer upang makuha ang nakatagong mensahe. Isulat ito sa iyong sagutang papel. So muli, maaari ninyong i-pause o itigil sandali ang video upang sipiin ang graphic organizer. Narito. So mula sa inyong nakikita, ayusin nyo lamang, no, ang graphic organizer na ito upang magkaroon ito ng kahulugan. So sabi magsimula dito, syempre, igigitna natin o kayong bahala kung paano ninyo ito aayusin. So magsisimula tayo sa Ang Pilipinas. Yan. At inyo nang aayusin ang mga nakalagay, no, sa kahon at sa bilog o biluhaba upang magkaroon ito ng kahulugan. Okay. Susunod muling gawain, piliin ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 10 minuto. So, ipi-play ko lamang at ihinto nyo na lamang upang sipiin ang mga tanong at pagpipilian. Okay, at para sa inyong pangwakas na gawain, gamit ang mga gabay na titik, tukuyin ang mga bansa at bahaging tubig na nakapaligid sa Pilipinas. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 10 minuto. At gamit, no, yung mga gabay na titik, no, isulat kung ano sa tingin ninyo yung sagot, no, o yung mga nakapalibot dyan sa ating larawan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan. Para sa unang linggo, nawa ay kayo ay natuto at naunawaan nyo
yung ating aralin para sa araw nito at nakamit natin ang layunin na dapat ninyong matutunan para sa aralin nito. So ako si Teacher Aiza, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!